Marami kasi yung mga lalaki na hindi masiyahan sa isang babae. Katulad na sabi niya, ay puro na ang lechong manok. Habang buhay mo yung lechong manok ang kain mo. Yan ang mga katwirang. Ako, may mga ganun niya ako. Pero sa pag tayo ay ano, pag tayo makadiyos, eh sakop. Pag tayo makadiyos, sakop ng Diyos yung isipan, yung puso, yung ating pagkatao. Makakaya po yun. Kasi siyempre marami naman talaga yung gumagawa ng ganun. Kumbaga para sabihin na tanggapin na lang na normal. Ano? Tanggapin na lang daw na normal. Pero, ang punto po kasi nagsisipa tayo, nasa Diyos tayo, kaya we must obey the law ng ating Panginoong Jesus. So salamat po sa inyong partisipasyon at magpapasalamat pala ako. Kalimutan ko may Sister Aileen. Ito po. Sa tinapay. Tinapay ng buhay. Thank you po sa inyong binigay po. Uwi po sa ano. Po? Pakilala mo naman. Ah, si Brad. Saan po? Pasay po ba? Brother? Bayan. Ah, welcome po kayo sa dito sa amin sa Church of Christ Imus. Pag may po kayo every week ay pumunta. Karoon lang ka na nino, Tibayan. Sige po, Tibayan. Ejian. Ganun, nino ko eh. Sa kasal. Salamat po sa inyong paglalo. Ako, sa mga bagawat linggo na darating dito po, mas malapit-lapit po dito makipagkatipon po kayo sa amin. Ako, at tayo po ay umawit natin si Brother Jobert. Jobert po ang sa closing prayer. To God be the glory sa atin na Panginoon sa araw na ito. To God be the glory, great things He had done. Ready? Sing. To God be the glory. Oh,
sinasadya ang iyong upo at pingit ang ating mga mata at ating damhin na presensya ng Panginoon sa dapat ng Diyos. O manaming Diyos, nalabang mga pangyarihan sa lahat na nagbigay ng buhay sa bawat isa sa amin na sobrang mapagmahal sapagkat binigay mo ang iyong anak upang kami ay magkaroon ng kaligtasan. Maraming maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng biyayang pinagkakalawin po sa amin sa araw-araw. Ang mga kalakasan na hinihigil po upang kami ay mamuhay dito sa libo namin. Maraming salamat, O Diyos, sapagkat muli ay binigyan po muli ng pagkain ng aming mga espiritual na pagkatao. Nawa, Panginoon, ang mga salita na binigay mo sa amin ay magamit ng bawat isa sa pamumuhay sa sandibutan nito. Nawa, Panginoon, ang aming kaluluwa ay maging karapat-dapat sa iyong karapat. Sa gayon, Panginoon, sa aming pamamalagi dito ay magawa namin ang iyong nalulubog. Nawa, Panginoon, ang aming awitan at aming pag-aaring nawa ay nakalugod sa iyong harapan, Panginoon. Nawa po sa susunod na pagtitipon ang bawat isa na wala po dito, Panginoon, ay makasama rin po namin ng sa gayon, Panginoon, ay isang-sama ng mga pag-aaring ng mga salita. Dinadalangin namin, Panginoon, ang mga matatanda sa aming iglesia, nawa, Panginoon, tulungan niyo po sila na magkaroon ng malakas na pangangatawan. Nawa, Panginoon, ang mga kabataan ay maturuan namin na kami mga nakakatanda. Nawa, Panginoon, mai-guide namin sila ng naayon, Panginoon, sa iyong kalooban. Sapagkat sila, Panginoon, ang susunod na henerasyon na magpapatuloy ng iyong mga salita at magpapatuloy na iyong iglesia dito, Panginoon. Dinadalangin namin, Panginoon, ang mga tagapagturo ng iyong salita. Nawa, Panginoon, ay palagi niyo silang paggabayan. Tulungan niyo po sila financially, emotionally, na sa ganon ay maging matatag, Panginoon, na iyong iglesia dito sa kasalit ng Panginoon. At muli, Panginoon, kami ay humingi ng kapatawaran. Humingi kami ng awa, Panginoon, sa aming mga nagagawang pagkakasala, nawa, Panginoon, ng bawat isa ay maging mapagmahal ang kanyang mga puso at isip na sa ganyan, Panginoon, ang galit nawa ay hindi lumabas sa kanilang sa aming mga puso, Panginoon. Muli, kami po, Panginoon, nagkakasalamat ng marami sa lahat ng iyong ginagawa para sa aming Panginoon. Ito lang po ang sama at dalangin namin sa pangalan ng Panginoon at sa Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Salamat po. Ingat po kayo.